Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyung naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast mula noon hanggang sa ngayon, si Capt Sel Baysa. Good Tuesday morning, everyone. Ngayon po ay the 26th day of April 2022. Yes, indeed, it's a Tuesday. How is everyone? Kamusta po kayong lahat? Yours truly, Sel Baysa, and the program per se, Digital Patrol. Nasa isip ang kabutihan at kalusugan nating lahat. So stay safe and healthy always. So welcome to your Tuesday presentation. Ang inyong pong programa na inyong naririnig from Monday to Friday of the week. At siyempre pa, ay sasamahan ng akin pong technical man, si Nash, at si Manita, o si Nanette, Baysa Kapampan. Bueno, mga gulo po, mga tagapakinig, let's start with the show. Ngayon pong araw ng Tuesday sa inyong Digital Patrol. Good morning to Miss Hugger. Good morning, ma'am. And of course, sa lahat ng ating mga overseas Filipino workers at yung ating mga kababayan who decided to stay perhaps for good in the second country of their choice. Magandang umaga po sa inyo. Siyempre pa, sa ating mga kasama sa paglilingkod bayan sa Calgary, sa Alberta, Canada. Magandang umaga sa likuran ng kanila pong palatuntunang Pinoy Hour at sa lahat ng ating mga kababayang mga Pilipino diyan sa bahagi ng Alberta, Canada. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. To begin with the program, ating dakuan ang Pag-asa Forecasting Center. Siyempre pa, ating simulan sa pamamagitan ng pagkakaloob na magiging kalagayan ng ating panahon sa susunod na 24 na oras at ang magbabalita nito ay walang iba kundi si weather forecaster Ana Floren. Today, forecaster Ana, ma'am, ano po ang ulat panahon? Yes, so magandang umaga rin po sa ating lahat. Sa kasalukuyan, Intertropical Convergence Zone o ITGZ na nakaapekto po sa may katimugang bahagi ng Mindanao. Kaya inaasahan po natin na magdudulot po yan ng mga kalat-kalat, mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may Davao Oriental pati na rin sa bahagi ng Caraga. Easterlies naman o yung mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko o nakaapekto sa nalalabing bahagi pa na ating bansa at maulap na kalangitan na may kasama mga pag-ulan din po tayo inaasahan sa bahagi
naman yan ng Eastern Visayas. Ngunit dito sa Metro Manila at sa lalambahagi pa nating bansa, asahan pa rin natin na magiging maliwalas yung ating panahon at may mapas lamang po ang sansan, mapag-ulan po natin pagsapit ng hapon at gabi na kung saan nagbibigay naman po tayo ng mga babala o mga thunderstorm advisories sa ating Facebook at Twitter account. Sa kasalukuyan, wala naman po tayong namomonitor na anumang sama ng panahon o low pressure area na posibleng makaapekto sa ating bansa in the next 24 hours. Yan po muna latest natin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito po si Ana Cloren. Maganda umaga. Forecaster Ana, ma'am, patapos na ba ang summer season? Sa ngayon, sir, ay yung dry season po natin ay patuloy pa rin po. Meron pa rin po tayong dry season. So, kung mapapansin po natin ay mas konti pa rin yung mga pag-ulan po natin ngayon compare kapag nasa pag-ulan na po tayo. So, yung ating pag-ulan na panahon po ay mag-start po yan mga mid-May or mga June po. Now, batay sa historical background, forecaster Ana, ma'am, ang buwan ba ng Mayo ay mas mainit kung ikukumpara ngayong buwang ito ng Abril? Yung buwan po ng Mayo ay relatively, sa temperature po ay halos ganun pa rin, pero mas lumalamig po yung hapon kapag May dahil mas madalas po yan yung mga thunderstorm. So halos everyday po ay nagkakaroon ng thunderstorm kapag buwan po ng Mayo. And finally, meron bang mga indikasyon kayo nakikita, forecaster Ana, ma'am, na mapapaaga ang pag-ulan ngayong taong ito? Dahil nga po nasa La Nina tayo, so kapag na-meet po ng mas maaga yung mga criteria natin sa pag-declare po na onset nating rainy season ay posible, may possibility po na mas maaga po yung ating onset ng rainy season. Yan po ang ulat panahon, yan ay sa kagandahang loob ni weather forecaster Ana Cloren at ang kanyang naipahayag na itong Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang weather condition na nararamdaman diyan sa gawin ng Mindanao na posibleng magpaulan sa nabanggit na rehiyon ng ating bansa. Now, yung ibang mga lugar ang kanilang nararamdaman na weather condition ay itong easterly, yung init na dulot nitong warm air dulot nitong dry season. Again, thank you so much kay Miss Ana Cloren. Mga naunang mga greetings mula sa ating mga regular viewers and listeners mula sa Montreal, Canada, Morning Manong, ang bati ng aming pong youngest sister. Walang iba kundi si Norma Baysa Sway. Magandang umaga kay Norma and husband Ken as well as children. And of course, mula naman sa Estados Unidos, another sister. Nagpaabot ng pagbati, good Tuesday morning, Manong and family. Likewise to Presi Estrada and the husband Harry and the children. Well, we're glad to note that Presi Brandon, husband, ang kanyang husband na si Harry, ay, we're back to their feet, no? So to speak. They were down by illness itong nakalipas na mga linggo o araw na nakalipas na linggo. But then, now they were able to recover finally and we're glad to note that. Good morning likewise, Norma. Good morning, Presi. And to all our watchers and listeners ng mga kabayan, yung mga tinatawag nating mga silent followers ng program sa Montreal, Canada, ganun din sa Dallas, Texas, USA. Check your time pieces sa oras sa Pilipinas. It's now 10 minutes bago sumapit ang ganap na alas 10 ng umaga. At back dito po sa mga kaganapan sa ating bansa. Of course, hindi lang narinig yung balitang panahon. Well, totoong ang dry season ay damang-dama dito po sa ating bansang Pilipinas. However, well, it's kind of a big blessing for the country because you know pretty well na marami sa ating mga dayuhang mga turista
ang kanilang choice sa mga panahong ito ng tag-init ay ang Pilipinas. Knowing fully well na dito po ay dalawang uri lamang ang weather condition at kapag ganitong panahon, mabiling-mabili itong ating long, long line of beaches at yung mga tourist spots na kung saan ay nakapaglalangoy itong ating mga dayuhang mga bisita sa ating bansa. Now, back here in our country, another sister, in person of Teresita Techi Baysa Baredo. Ang sabi ni Teresita, o ni Pits, hello there, good morning everyone. Likewise, good morning to your husband, Mayor John Baredo. Mayor in the family. Yeah. Buti na huwag yung maliwanag. At ganoon din ang mga children, ang Baredo children. Magandang umaga sa inyo. At lahat ng mga workers ng ISC, makers nitong kilalang cement proofing na Sahara. Yeah? That's the brand, Sahara. Yung kanilang mga workers led by Maxi Baredo, make it a point to watch the program kapag ganito pong mga sandali, yung medyo sila po ay makapagkakape, makakapag-merienda sa kanilang morning break ngayong mga sandaling ito. So mga ISC or Sahara Boys, magandang umaga sa inyo dyan. Pero sa pagpapatuloy ng ating palutuntunan, let's check on COVID-19. At ito po ay base sa opisyal na tala ng Department of Health. Ito po ay as of yesterday. Merong naitala at iniulat ng DOH na bilang na 213 na mga new cases ng COVID-19 as of yesterday. At ang mga bagong kaso for one solid week mula April 19 to April 25 ay naitala ng DOH sa 1,465. So, ang buong national tally, yung pong buong bilang ng mga nagka-COVID sa ating bansa as of yesterday ay umabot na sa 3,684,712. Yan po ang national tally ng mga nagka-COVID nating mga kababayan dito sa ating bansa. At merong 726 na sangayon sa DOH na, well, nagka-contract nitong tinatawag na severe o malubhang karamdaman ng COVID-19. At sila ay nasa iba't ibang mga paggamutan all over the country at kasalukuyang ginagamot. At katulad ng mga maraming mga bilang ng iba pang mga nagka-COVID earlier, inaasahan itong 726 nating mga kababayang ito na may malubhang karamdaman ng COVID-19 will be back in their own feet. Gagaling, mga gilog ko, mga tekapakinigin. Yan ang ulat COVID-19 batay po sa ulat ng DOH. Now, in a related news, mula ito po sa Ilocos Region at mula sa Kapulisan o ng PNP, sinabanggit na region, merong iniulat na 6,421 policemen diyan sa Ilocos Region ang na-booster shot na sila. At out of this number, meron pong 9,064 itong mga nakompletuhan na nalagyan itong tinatawag na dalawang regular shots. Kaya yung pong mga kapulisan sa Ilocos Region na ang kanilang regular shots ay nag-expire na, well, sila po naman ay sumasang-ayon and they really want to be
or to undergo itong tinatawag na booster shots. Walang angal ang ating mga kapulisan when it comes dito sa pagbabakuna at particularly itong tinatawag na follow-up doses, itong tinatawag na booster shots. At sangayon sa kanila, mabuti na yung sila ay bakunado at sila ay nakasisiguro na hindi sila mahahawaan and in the process, sila ay hindi makakahawa sa kanilang mga, well, kababayan diyan sa Ilocos region na kanilang tinatanggulan. And that's a very positive attitude. We're happy for them. Now, mula po sa Iloilo, pagbati mula kay Sherwin Marco Witt. From Iloilo, ang sabi ni Sherwin, good morning po. And likewise, good morning, likewise, Sherwin. And allow me to pass on the morning greetings ng palutuntunang Digital Patrol at ng inyong lingkod, no? Sel Baysa, sa iyong mga loved ones at maging sa iyong mga kababayan dyan sa Iloilo. Kamusta kayo dyan sa Iloilo? Kamusta ang panahon, Sherwin? I hope you don't mind kung magpapadala ka ng tugon dun sa aking katanungan. Kamusta ang panahon as of this morning dyan sa Iloilo City? Okay? Maraming salamat dyan sa ating kasamang Sherwin Marco Witt. Now, from our country back to abroad, mula pa rin sa Montreal, Canada, ang pagbati ng another sister, si LB Baysa. Ang sabi ni LB, good morning, Manong. Good morning, LB. And likewise, same greetings to your husband, Gods Clemente, and children. Good morning, good morning, good morning to the Clementes. Huh? Okay. Now, Sherwin Marcovi, in no time, ay nagpadala po nitong mabilis na tugon sa aking katanungan. Ang sabi ni Sherwin, mainit po yung panahon dito. He's referring sa kalagayan ng panahon dyan sa Iloilo. Mainit po ang panahon sa Iloilo ngayon pong umagang ito. And that's a good news. Ating mga kababayan patutungo ng Iloilo, well, there's no rain being experienced, being felt, at ang nararamdaman ay yung init ng panahon. But just the same, kung kayo po'y patungo ng Iloilo, bring an umbrella with you upang sa kayon ay makatiyak na hindi ka mabibilad sa init ng araw because we know pretty well na merong mga karamdaman dulot nitong init ng araw. At itong most nakakatakot dito sa nabanggit na karamdaman ay itong heat wave, lalong-lalo na sa mga senior citizens. And speaking dito pong init ng araw, ang DOH ay nagpalabas po ng reminder sa mga magulang na meron pong mga papalaking mga anak. Nauuso po sa mga panahong ito ng tag-init, itong tinatawag na missile, gilog ng mga tagapakilig, yung missile. Itong tigdas para sa mga bata. What else? Itong diarrhea. Itong diarrhea, nakukuha ito ng bata each time na sila ay makainom ng tubig mula sa swimming pool. Alam niyo na, magandang tingnan yung tubig. Pero you wouldn't know yung ating mga, o yung mga kasabayan ninyong mga naliligo. Let's face the truth. May mga kababayan tayong naiihi na lamang dyan sa swimming pool. Sino naman ang makakakita? Hindi naman mahalo ta kung umihi yung katabi mong swimmer o lumalangoy sa swimming pool. Lahat po hindi alam yan eh. You could just imagine kapag puno ng swimmer itong swimming pool, lahat ay nagsiihi. Patay kang bata ka. Pagkatapos yung bata, maiinom ito, diarrhea. Mga gilog ng mga tagapakinig, yan ang paalala ng DOH sa mga magulang na may mga
lumalaking mga anak. Now, in other development, ito po'y mula sa Office of Civil Defense, mula sa Campo Aguinaldo, pinalabas sa pamamagitan ng NDRRMC. At ito'y hinggil sa hakbangin o balakin ng pagtatayo ng tinatawag na temporary shelter o mga pansamantalang tahanan para sa ating mga kababayan na naninirahan ho diyan sa Baybay at Ablog? Is it Ablog? Semanita, si Aabuyog. Yun. Si Semanita nagsulat. Alam, si Semanita parang doktore ito. Mula po sa Aabuyog at Baybay, Leyte, na ang mga tahanan ay winasak nitong bagyong Agaton. Magtatayo po ang ng mga temporary shelter diyan sa nabanggit na mga lugar diyan sa Leyte. Ito ay para sa ating mga kababayan na nasira kanilang mga tahanan. In addition to this, ang China ay magkakaloob din ng malaking halaga upang makatulong dito sa napakagandang proyektong ito ng Office of Civil Defense. Kaya that's another good news para sa ating mga kababayan diyan sa Aabuyog at Baybay, Leyte. Again, maraming salamat sa OCD at itong sa China sa pagkakaloob ng tulong pinansyal enabled to realize itong temporary shelter na proyekto ng Office of Civil Defense. Check your time, pieces ang oras sa Pilipinas. Mga gilupong mga tagapakinig, ganap na pong 2 minutes past the hour of 10 ngayon pong Tuesday morning. At welcome dito po sa second portion of the program. We're here till 11 o'clock ng umaga. From Calamba, Laguna this time, mula kay Melito Rodelio Militante, ang ating Spanish-speaking na kabayan mula po sa Calamba, Laguna. Sabi po ni Melito, Buenos días, señor sir. Y a todos los oyentes y televidentes de su programa Digital Patrol. Muchas gracias, Melito Rodelio Militante, at maging sa ating mga kababayan diyan sa Calamba, Laguna. Kamusta po kayo? And to all those watching and listening to the program diyan sa lalawigan ng Laguna. Now, mula po sa Laguna, dakuha natin ang Camarines Sur from Makasin, Mirna Alcid Sequejor. Hi to her husband, Ed. Good morning, Ed Sequejor and children. Ang sabi ni Mirna, good morning, Sel Baysa. And to everyone, happy Tuesday and God bless to all. Weather here in Sipokot is weekend dry clothes. Yan po ang nabanggit ni Mirna. Makapagpapatuyo sila ng damit. Ang ibig sabihin, mainit ang panahon ngayon na umiiral diyan sa Sipokot, Camarines Sur. Maraming salamat. Ayan. Ang sabi ni Norma Baysa, ni Uma, yan, I fondly address and call her, the youngest in the family, as Uma. Ayan na, ang sabi ni Uma. Ayan na, ano kaya ang lunch ni Melito? With a big laugh. Yan. ano kaya? Isang araw, tulingan eh. Ano naman kaya ang lunch na ihahanda ni Melito sa kanyang hapagkainan? We will know that in a little while. Meantime, mga gilo kong mga tagapakinig, more news para po sa inyong, daily consumption. Alam nyo, iba na yung ikaw ay updated sa mga pangyayari.
hindi ka nahuhuli, sabi nga. Well, hinggil po sa COVID-19, kanina inyo po narinig yung ulat ng DOH. At this time, ating pakinggan naman ang tinaguri ang treatment SAR ng COVID-19. Mula po sa DOH, si Dr. Leopoldo Vega. Ano kaya masasabi ni Dr. Vega hinggil dito sa COVID-19? In his capacity as DOH treatment SAR. Magandang umaga po, Dr. Vega, sir. Same number of cases nationally. Tapos napapansin din natin na ang ating mga healthcare facilities nasa low risk. Yung positivity rate din natin sa mga nagte-testing, mababa na rin, nasa 1.6%. So maganda ho yung nangyayari po sa atin. Well, mga gilog mga tagapakinig, coming from treatment SAR himself. Eh, maganda po itong latest development na ngayon ay nangyayari at naoobserbahan ng mga taga DOH, mga gilog ng mga tagapakinig, na ang positivity rate ay bumababa maging ang mga hospital wards ay nalilinis o wala nang isinusugod ng mga emergency cases na ang kaso ay COVID-19. Very well. At more on COVID-19. Sabi po ni Dr. Leopoldo Vega, he's happy with the development. And it's a positive observation. Napakagandang observation when it comes dito sa COVID-19. Now, si Dr. Butch Ong ng Octa Research Group Fellow nagpahayag na sa mga pagkakataong ito, lubang kailangan ho natin nitong pagbabakuna. Bakuna, bakuna, bakuna with echo. Sabi nga. Bakuna, 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 bakuna! Yan, ha? Ang gilog kong mga tagapakinig, ha? Kaya namang good morning to the Flores sister. Oh, okay. Good morning, Meng. Good morning, Bea. I'll call you up in a little while. Okay. So, mga gilog kong mga tagapakinig, ang sabi po ni Octa Research Group Fellow Dr. Ong, kailangan pong magpabakuna upang sa gayon, meron po tayong lakas. Tayo po ay ma-immune dito sa virus na ito. Ito'y kasunod ng naipahayag ng DOH na posibleng umabot ng kalahating milyon itong bilang ng mga magkaka-COVID dito sa ating bansa. Beginning or starting May, ngayong taong ito. Ito'y dulot na rin itong pangangampanya ng ating mga kandidato sa darating na halalan. Pakinggan natin si Octa Research Group Fellow Dr. Butch Ong. Ang mahaba masarali at ang hihikayat natin na kumpletuhin ang kanilang vaccine kapag may booster available sa kanila, area nila, ay hihikayat natin na magpa-booster para mas lalong maprotektahan ang komunidad natin. Okay, ha? Yan po mula kay Dr. Butch Ong. Mas makabubuti na tayo po'y mabakunahan ng regular and at the same time, tayo ay masaksakan itong tinatawag na booster shots. Oh, that's it. Yan po ay mula kay Dr. Butch Ong ng Octa Research Group. Now, iba pa pong mga kaganapan. Today is not a so happy day para naman sa ating mga motorista. Ito'y sa dahilang tumaas na muli ang halaga per liter ng diesel at gasolina. Batay po rito sa ipinalabas ng Department of Energy at ng iba't ibang mga fuel manufacturer sa ating bansa. Tumaas ng 3 piso plus
ang halaga ng gasolina. 3 pesos plus ang halaga ng gasolina per liter. At ang diesel ay tumaas ng 4 pesos plus per liter. At tumaas din itong halaga ng kerosene o gaas. Well, of course, kapag ganitong merong pagtaas na katulad nito, napipinturin itong pagtaas sa presyo nitong liquefied petroleum gas at yung mga produkto na ginagamitan. Ito pong crudo. Sapagkat hindi naman naluluto yung mga produkto sa pamamagitan ng ihip ng hangin. Kailangan po dyan ng apoy sa kanilang pagluluto. Now, speaking of itong Department of Energy, si Undersecretary Gerardo Arquiza Jr. Meron pong naging pahayag relative pa rin dito po sa pagtaas sa presyo ng diesel, pagtaas sa presyo ng gasolina ngayon pong araw na ito. Sa kanang research, pero siyempre hindi naman nila pwedeng galawin lahat yon. At tuloy-tuloy po ang mga sanctions na nangyayari against sa Iran, sa Venezuela, at hindi sila naglalabas ng kanilang mga oil. In the meantime, hindi rin po nag-increase ng production ating OPEC or oil petroleum exporting. Oh, halag po ninyo mga gulong mga tagapakinig ng dahilan kung kaya't patuloy itong pagtaas sa presyo ng diesel, pagtaas sa presyo ng gasolina, at ito po ay yung kanyang nabanggit na shortage o kakulangan dito sa mga gasolina na ini-import at ibinabahagi ng oil exporting countries. Kulang na kulang. Kung kaya't yung pong mga nagdurusa ay itong mga developing countries like the Philippines. Kaya namang hindi pumapigil ng Oil Management Bureau ng DOE itong pagtaas sa presyo ng diesel, pagtaas ng halaga ng gasolina per liter. Hindi ho nila totoong mapigil itong mga pagtaas nito. However, meron pong obserbasyon ang Department of Energy, at ito ay in particular ito pong ang malaking posibilidad na beginning next week and the weeks to come baka po tayo makahinga-hinga ng bahagya. Ito ay sa dahilang baka magsimula ng bumaba ang presyo ng diesel, presyo ng gasolina, presyo ng gaas, at most importantly, itong presyo, mga gilo kong mga tagapakinig, itong LPG at mga produkto ng iba't ibang mga manufacturing firms ating bansa. Mula kay Melito Rodelio Militante. Sabi ni Melito, naku naman, Norma, secret lang natin, ha? Huwag mong babanggitin kay Sir Sel na kasulukuyan na akong nagluluto ng pakbit with bagnet. Sabay ko na ding iluto yung para sa hapunan na crispy dinuguan. Naku. Naku, napahuy yung akin pong ang aming main chef na si Manita at ating katulong sa programa. Paborito niya yan yung dinuguan. Lalo amo ng crispy crispy meat. Lechon yan Pinalutong lalechon, hinalo sa dinuguan. Masarap yan. Ayan. Hayamot, hindi ko rin babanggitin sa himpapawid yung bagay na yan. Yung iyong luluto at para sa pananghalian at hapunan. Yan. Ang sabi ni Uma, ni Norma, in reaction to Melito's pakbet and dinuguan, sarap
pakbet at dinuguan ang sabi ni Umma. Ayan, ha? Basta pagkain, lalagyan mo ng okoy, magkakasundo kayo dyan. Ang aking sister from Montreal, Canada, and the rest, na they had a common taste when it comes to okoy. Yan po ang kanilang paborito. Alright? Thank you very much. At good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig dyan po sa Calamba, Laguna, na katulad ni Melito at maging sa ibang nandako ng ating bansa na ngayon naghahanda na, nagluluto na ng kanilang pananghalian. At in addition, sama na pati ang hapunan. Going back, dito po kay Undersecretary Gerardo Arquiza Jr. ng DOE. Ang sabi niya, he's looking for a brighter week to come. At ito ay sa susunod na linggo. Sangayon sa kanya, ay baka bumaba na, mabawasan na itong patuloy na pagtaas sa presyo per liter ng gasolina at diesel. Balikan natin si DOE, Undersecretary Gerardo Jr. Magandang umaga po muli, Yusek Arquiza Jr. Sir. By the following week, especially this May, mababa. And hopefully, sana hindi lang yung up and down of fluctuating price. Hopefully, maabot na natin yung pagbabaw nito. Sana masettle na lahat yung mga problema natin, pandigdigan, geopolitical problems, the war in Ukraine, and countries which do not bring their production to the market. Sana magkaroon ng opportunity madala na nila. Okay. A very optimistic undersecretary ng DOE. No other than Undersecretary Gerardo Arquiza Jr. ay nagpahayag na kanya pong paniniwala na posibleng sa susunod na linggo and the linggo to come, ha? Mga gulo kong mga tagapakinig, posibleng bumaba na ang halaga ng gasolina at diesel sa ating bansa. Alam niyo, marami po ang mga umaangal at isa na rito yung mga drivers ng mga pampublikong sasakyan. Yung mga jeepney drivers na, umaasa, marami pa rin sa kanila ang umaasa na sila'y makakatanggap itong tinatawag na fuel subsidy na nakakahalaga ng 6,500 pesos para pantustos sa kanilang fuel ng kanilang mga sasakyan. But the problem is, marami po sa kanila ang contention, ang kanila pong sinasabi. Up to this time, despite the fact na maraming linggo na nakalipas, hindi pa nila natatanggap what supposed them to receive itong 6,500 pesos na fuel subsidy. Wala pa raw po. At marami pa rin ang umaasa na kanilang mahahawakan ito. Marami naman ang nagsasabi na naipagkaloob sa operators ng kanilang pinapasadang jeep yung fuel subsidy. Kaya ang nakinabang ay yung mga operators ng mga pampasaherong jeepney. Melito Rodelio Militante came into the view once more and says, limang kapitbahay ko nandirito sa bahay kasulukuyang naghihintay ng pakbet. Nagsosolo naman ako kaya nagsosolo ako sa buhay kaya idinadamay ko na sa pagluluto ang mga kapitbahay ko. Yeah. Ayun. Kaya alam natin na limang mga kapitbahay ni Melito ang nandoon, so anim silang kakain ng niluto ni Melito na pakbet ngayong pananghaliang ito. Ngayon, kung isasama muli ni Melito yung lima na kanyang mga kapitbahay dun sa kanyang nilutong crispy diniguan para hapunan namin ang hapon, ang mangyayari, anim sila na ang hapunan ay crispy diniguan.
Ganun ho yun. Simple lang naman yan. Yung pag-a-add niyan. Simple lang. Okay. Now, fuel subsidy. Well, ang sabi po ng LTFRB, na siya pong namamahagi ng fuel subsidy. Well, ang LTFRB ay isa sa mga bureaus, incidentally, ng Department of Transportation. Anto bayanan po lamang yung mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang fuel subsidy, yan po yung makakarating sa inyo. Hindi naman po tinatago yan at walang balak na yan ay kupitin o ibulsa ng LTFRB. The correct Philippine time, it's now 10:21 ng umaga. Mainit ang panahon dito po sa Metro Manila area sa mga sandaling ito ng ating pagsasama-sama sa Himpapawid. Kaya I'd like to make use of this occasion na paalalahanan yung ating mga kababayan, yung pong lalabas na kanilang mga tahanan at this time of the day, to not to forget to bring with you na ang payong, magdala ng sombrero, upang sa gayon makatiyak tayo na walang karamdaman tayong makokontra ngayong pong panahong ito ng tag-init. At sabi nga po ng mga taga Pag-asa Forecasting Center at maging yung ating mga opisyalis ng DOH, avoid exposing yourself doon sa tindi ng sikat ng araw from starting 10 o'clock in the morning. Ngayon po ay it's now 10:21 na po ng umaga, so 21 minutes past 10. Wala na po kayong dapat na gawin kundi magtago na. Itago na ang inyo pong mga sarili sa mga shaded areas. Don't expose yourself sa init sapagkat hindi po tayo nakakasiguro. Mahirap na tayo magkaroon ng karamdaman sa mga panahon ito ng tag-init sapagkat katulad ng panahon ng tag-ulan, ang tag-init, meron din pong daladalang sakit yung mga yan. At katulad ng aking kanina'y nabanggit ho, para sa mga magulang na ngayon ay kabubukas lamang ng kanilang gadget at ngayon nanonood dito sa Broad Streamcast Communicator Channel at sa palatuntunang Digital Patrol ay yung pong mga papalaking mga anak. Abay, usong-uso po ngayon itong tigdas. Tigdas. At ganoon din itong diarrhea sa mga bata. Sipon at ubo sa mga bata. Yan po ang tatlong karamdaman that parents should be watchful sa kanilang mga anak. Ulitin natin, ho, tigdas, itong diarrhea, itong sipon at ubo. At iwasan din itong pagkain ng mga prutas na nabilad sa sikat o init ng araw. Marami ho niyan. Hindi nyo napapansin yan. Sapagkat kung ikaw ay mamimili ng prutas sa bandang hapon, kung ikaw ay pauwi na from your office work, napadaan ka sa isang stall na naglalako ng prutas, you better be careful. Sapagkat hindi mo alam kung ito'y nabilad sa sikat ng araw. Mabuti na yung tayo po'y nakakasiguro. Avoid eating yung mga prutas na nabilad sa araw. Panahon pa naman ang prutas ngayon. Sarap ng prutas. Pero meron pong daladalang sakit yan kung ito ay nabilad sa sikat ng araw. Check our time pieces ang oras po'y ganap ng alas 10:22 ng umaga. Marahil ay sariwa pa sa kaisipan ng ating mga kababayan itong nangyaring pagsabog ng isang passenger bus dyan po sa gawin ng parang Maguindanao.
yan po yung nangyari noong pong linggo. Mga gilo pong mga tagapakinig. Ho? At, yes, parang Maguindanao. At marami na mga pasahero dito yung, nasugatan dahil nandito sa pagsabog ng isang IED bomb. EID rather. Isang pumbomba na itinanim ng isang male passenger. At ang bus na ito ay may biyaheng General Santos patungo ng Dipolog. At merong kautusan na ipinalabas si PNP Chief Leonardo Carlos sa mga kapulisan diyan sa gawin ng parang Maguindanao na magsagawa ng isang hot pursuit laban dito sa suspect na nagtanim nitong bomba sa loob ng nabanggit na pampasaherong bus. At Colonel Crisio Labio ng parang Maguindanao. Meron pong naging pahayag laban po di o kaugnay nitong naging kautusan ni PNP Chief Carlos. Pakinggan natin si parang Maguindanao PNP spokesman Colonel Labio. Magandang umaga po, Colonel Labio, sir. Posibilidad na extortion. At the same time, is tinitigdan din natin yung possible na rivalry between bus company at itong van operator sa bumabiyahe dito sa Cotabato City to Pagadian City, vice versa. Yan, mga gilo ko mga tagapakinig ho. Tinitiglang anggulo ng mga police investigators diyan sa parang Maguindanao ay yung pong anggulo ng extortion at maaring may kinalaman din ito sa business rivalry. Yan po ang tinitignan dalawang anggulo ng mga kapulisan na ngayon nagsasagawa ng investigasyon, malalimang investigasyon kaugnay nitong insidenteng ito. At sa ngayon kay Colonel Labio ng parang Maguindanao na doon sa ating mga kababayan na nauna ring naging pahayag ni PNP Chief Carlos na maging vigilante ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga bus passengers, lalong-lalo na doon sa mga tao na may dalang bag, halimbawa, mga suspicious looking na mga kalalakihan, at maging kababaihan man na posibleng may daladalang bag at magsuspecha ka na kung ang bag na ito ay kanilang iiwan na lamang. Kaya you have to be watchful, sabi nga po. At makipag-coordinate sa konduktor ng bus kung sakaling merong ganitong insidente na iyong may encounter. Kaya kaingat po tayong lahat. Kaingat po tayo. Although, ang dalawang anggulo na tinitignan ng mga investigador ng parang Maguindanao PNP ay yung business rivalry at yung extortion. Now, as I said earlier, meron lamang po tayong 13 days to go bago sumapit itong araw ng halalan. Isang linggo at 6 na araw na lang ang ating inihintay at butuhan na. At malalaman na natin kung sino ang uugit ng ating pamahalaan. Kung sino ang iboboto. Mga gilo kong mga tagapakinig, ha? Kung sino ang iboboto doon sa mga
kumakandidato sa posisyong nasyonal at ganoon din sa posisyong lokal. National as well as ito pong local government unit. Napakadali po niyan. Itong 13 days na lamang, ilang tulog na lamang ho yan. And by the time we woke up, ayan na. Nagawa na po ba ninyo yung pong hinihiling ng palatuntunan for us and for you and for everybody to review yung pong track record ng bawat kandidato sa pagkapangulo and down below. Mabuti na yung, malinis ang ating konsensya na hindi tayo masisisi in the long run. Nasasabihin ang ating miyembro ng pamilya, ikaw kasi binoto mo yun eh. Sabi ko siya, walang gagawing mabuti yan eh. Yeah. Yan magsisimula na yung hindi magagandang ugnayan sa loob ng tahanan. Nagsimula, nag-ugat dito sa halalan. Sa mga panahong ito, marami pong hindi nagkakasundo eh. Dahilan si Mrs., ang kanyang gusto na iboto ay si Juan. Si Mr., ayaw. Ang gusto niya, si Juan naman sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Anong mangyayari? Inagkakaroon, nagkakaroon ng tampuhan. At dahilan sa nagtatampo si Mrs., hindi nagagawa yung kanyang trabaho bilang ginang ng tahanan. Ganon din si Mr. Ay, nako, you see what politics could do. Now, speaking of PNP and speaking of politics, ang sabi po ni Colonel Jean Fajardo, si Colonel Jean Fajardo, siya po ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Wala pong threat o banta ng sabotahe. Ayan, walang threat o banta ng sabotahe in relation dito sa darating na halalan o May 9 elections. Wala po. Mukhang maganda ang ating tinatahak na daan. Wala pong mga disruption na naiinkwentro ang PNP. Na titigil dito sa nabanggit na May 9 elections. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Magandang umaga po, Colonel Fajardo man. PNP, para makakuha po ng additional information, but PNP po ay wala pa po sa ngayon at nare-receive na credible threat pertaining sa pagsasabotahe o any destabilization plot to, ika nga, to disrupt itong ating papalapit na election. But nonetheless, hindi naman tayo natin po pwede isang tabihan, kaya patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa ibang intelligence unit. Okay, yan. Inyong narinig yung sinabi ni Colonel Fajardo, ang PNP o ang Philippine National Police is working hand in hand with other intelligence community. Yung pong mga intelligence people from other law enforcement unit. They are one in working and able to ensure itong tahimik at walang dayaang halalan. This coming May 9. 13 days to go na lamang. Hindi po biru yan. Malapit na yan. Baka namang pagdating ng 11th hour, naalala ko yung mga Pilipino, mga deadline beaters. Bakit nga ba ganun ng mga Pinoy? Ano po? Kung kailan yung huling araw, pansinin ninyo, and you will agree with me, kapag huling araw ng bayaran ng tax, bayaran ng pagbabayad sa hulog sa bahay, bayaran sa pagbabayad sa kuryente, sa tubig, mas pinipili ng nakararaning mga Pilipino ang magbayad doon sa tinatawag na ultimo ora, yung huling araw. Doon nagbabayad, nagsisiksikan tuloy sa bangko, nagsisiksikan tuloy sa mga payment centers. Dahil andito sa ugaling ito. Siguro ang pinakamaganda, pay earlier. Huwag mo nang hintayin na darating yung araw ng ultimo, yung huling araw bago ka magbabayad. Mabuti na yung
nagbayad ka na at hindi ka na nakikipagsiksikan. And by so doing, mabilis po ang bayaran, madali ka makakauwi ng bahay, at marami kang magagawa sa loob ng inyong bahay. Hindi ho ba? Kaya't alisin na po sana natin yan, yung ugaling yang Pilipino. At ang pag-uusapan niyo pong ugaling Pilipino, lalo na itong pagiging deadline beater, yung pagiging huli sa usapan ng mga Pilipino, na ang sinisisi ay itong si Ginoong Traffic. Kapag matyagan ninyo, hindi lahat ng mga nag-usap na darating magkikita ng say 10 o'clock in the morning ay nagkikita at the prescribed time. Meron pong mahuhuli. May mahuhuli ng 15 minutes, may mahuhuli ng 30 minutes, at ang sinisisi ay si Ginoong Traffic. Pwede ho ba natin alisin din yan? Yung sakit na yan. Eh kapag yan atin pong hindi naalis sa ating katawan, lagi nating ginagawa, yan po'y magsisilbing sakit na. Magsisilbing cancer na yan na hindi na maalis sa ating galaw. Kaya ang pinakamaganda, kung meron po kayong kausap ng halimbawa 10 o'clock in the morning, when you talk to him or her, isink po ninyo ang inyong relo. Isabay ninyo ang inyong oras. Upang sa gayon, well, pareho kayo ng oras. When you say 10 o'clock ang meeting, at least alam ninyo na kung darating kayo ng 10 o'clock doon, 10 o'clock din darating ang inyong kausa. O kung hindi naman, yung kapares po nung ideya ng aking 33 mga kumpare na kayo ay darating dun sa oras ng usapan 15 minutes before or 15 minutes after. Nakuha po man ninyo. Halimbawa, 10 o'clock ng umaga ang inyong usapan. Kaya ang usapan ninyo, sabihin nyo lamang na okay, I could be 15 minutes earlier than 10 o'clock. Ngayon, sasabihin mo naman, sige, I would appreciate that. At baka ako naman ay ma-late ng 15 minutes. Kaya 15 minutes earlier and 15 minutes later. So, wala pong magsasalubong ang kilay na naghihintay sa isang late appointee. Yan. Sa mga late nating mga kausap, iwasan na po natin yan, yung pagiging late sa usapan. We have to be prompt. Sa ibang bansa, when they say 10 o'clock, I'll meet you at 10 o'clock in the morning, you have to be there at the precise prescribed time, 10 o'clock in the morning, or else yung kausap ay aalis. Kahit na ito ay a minute or past a minute, aalis po ito. When they say 10 o'clock, they mean 10 o'clock sharp. Sana ganun po ang isa sa maging ugaling Pilipino. Ang tama sa oras at prompt sa ating pong oras. Napakaganda ho siguro yung walang pila sa ultimong oras o deadline ng barayan o bayaran at ang iyong kausap ay darating sa oras ng inyong pinag-usapan. Aba, tayo po'y kabibiliban yan. Hindi lamang ng ating mga kapatid dito sa ating Asian region. Kung hindi maging dun sa mga taga-Europa at maging sa Amerika at maging sa, well, sa ibang mga bansa, sa Middle East, maging sa Canada. So I think it's high time for Filipinos to change. Yan pong attitude na yan. Let's be prompt. Let's be, sabi nga ho, makaoras. At tayo po ay alisin yung tinatawag nating mga kung magbayad ay sa ultimo oras. Tanggalin na po natin yan. Yan po ay para na rin sa ating pong
mga advancement. Makikita ninyo, ha? Papapansin ninyo, kapag ganito ang inyong magiging asal, ay magiging iba rin ang inyong pong, well, pananaw sa buhay. Sigurado po yan. Thirteen more days bago po sumapit ang araw ng halalan. At insofar as ito pong Commission on Elections is concerned, o COMELEC, ang COMELEC, mga gilo kong mga tagapakinig, meron na pong napiling isang non-partisan na volunteer organization. At ito po ay ang PPCRB. PPCRB. Ito pong napili ng COMELEC to help the body upang maisiguro ang isang matino, mahusay na halalan dito po sa ating bansa. At ang PPCRB ay binubuo ng libo-libo nating mga volunteers. Volunteers. Oh. Ito yung mga hindi naghihintay ng bayad. Wala po silang inihintay na bayad sa kanila pong tulong na ipagkakaloob sa COMELEC. Nandiyan sila upang una, maisiguro na malinis ang darating na halalan. Ibig sabihin, walang dayaan. Ha? Alam nyo, dito sa atin kasi sa Pilipinas, ha? Kapag nanalo, ha? Panalo. Ha? Pero kapag natalo, dinaya. Ha? Yan po ang labanan dito sa atin eh. Ha? Wala itong, tinatanggap yung pagkatalo. Maniwala ka ngayong eleksyon ito. Ben sisigaw na dinaya kami. Sigurado ho yan. Ha? Ayaw tumanggap ng pagkatalo, ang sasabihin, dinaya. Dinaya si kami. Yan. Patay kang bata ka, mga gulo ko, mga tagapakinig. But anyway, speaking of PPCRB, alam niyo, nangangailangan po ang PPCRB ng mga volunteers. If you feel like, working as volunteer, and if you're after a clean and honest election, all you have to do is to, enlist yourself as a volunteer of PPCRB. And if you are found to be rightful to being a volunteer of the group, nobody could stop them from taking you in. Mamaya, paririnig ko po yan. Yung panawagan ng PPCRB para sa mga volunteers. Because I understand after the elections, ang PPCRB ay magsasagawa ng kanilang non or unofficial na tally. Unofficial, hindi po official, ibig sabihin. Ang tanging makapagpapalabas ng official na resulta ng eleksyon, vote counted ay ang Commission on Elections. Outside COMELEC, nobody could claim na meron silang official tally. No. Unofficial maybe. Now, ang PPCRB, katulad ng inyong narinig, ay magpapalabas, mga gilo kong mga tagapakinig, ng unofficial parallel count. Gawa siya ng paraan, kukuha sila ng mga paraan, enable them na makakuha ng mga bilang na kanilang isasama at kanilang ilalagay doon sa kanilang unofficial
account. Magsasagawa sila. At ito ay gagawin nila sa kanilang command center sa UST. Bago na po yung kanilang command center. Dati diyan sila sa gawin ng Pope Pius sa United Nations Avenue, which they found to be, so small for the purpose. Kaya they moved to UST, which is, relatively bigger than Pope Pius. Okay. So, pakinggan natin si PPCRB, Legal Counsel. Walang iba kundi si Attorney Van de la Cruz. With regards dito sa unofficial parallel count na gagawin ng PPCRB starting dito pong closing ng election precinct sa Mayo 9. Magandang umaga po, Legal Counsel Attorney Van de la Cruz ng PPCRB. Ang pinakahalaga po niyan ay siguraduhin na wala po tayong tinatawag na dagdag bawas. Okay. So again, maraming beses na rin pong nabanggit ng COMELEC, no, yung magiging proseso. Agam-agam ng mga tao, paano ba yan? Pag binoto ko, pinasok ko sa BCM machine, paano ko nakakasiguro na isinulat ko doon, yun yung magta-transmit, yun yung itatransmit ng machine. Opo. Kaya yun po yung ginagawa namin, meron po tayong tinatawag na transparency server. Yung pong BCM, automatic po yan. Pag nag-transmit, papadala niyo po yan sa tatlong servers. Mm-hmm. Yung ating tinatawag na central server, tapos meron din po yung server na pupunta dun sa mga canvassers. At yung isang server po, didiretso dun sa transparency server nan sa pangangalaga po ng PPCRB na yun po yung ginagawa po namin sa UST sa aming command center. Yung po narinig ang Legal Counsel ng PPCRB, walang iba kundi si Attorney Van de la Cruz. Yung po narinig ho kung paano kanilang gagawin matapos itong halalan kanilang pagsasagawa ng unofficial parallel count. Unofficial is the word. Remember that. Now, sa aspeto naman ng seguridad, sapagkat alam nyo, itong mga volunteers ng PPCRB ay itatalaga rin dito sa tinatawag na mga places of interest. In short, itong mga hot spots dito sa ating bansa. Now, magtatalaga ho dyan ng mga volunteers ang PPCRB. Aba, alam po natin yung pong threat sa buhay o yung aspeto ng seguridad ng volunteers ng PPCRB. Pero sang-ayon kay Attorney De La Cruz, walang dapat na ipangamba. Sapagkat ang mga tauhan ng ating mga law enforcement agencies will be there to provide security dito sa mga volunteers ng PPCRB for their duty, quote unquote, on that particular day. Okay? And the days to come after the elections. Pakinggan natin muli si PPCRB Attorney, Legal Counsel Attorney Van de la Cruz. Magandang umaga po muli. Let's talk about ito pong seguridad ng mga volunteers ng PPCRB Attorney de la Cruz. Ayan po, kakatapos lang din ng aming pakikipanayam sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Aming nga pong kinamusta ang kalagayan ng mga areas of concern na tinatawag natin ngayong eleksyon. Kami naman po ay binigyang kasiguraduhan na kami po ay tutulungan, aming volunteers din po ay babantayan, at para po masiguro na ang ating eleksyon ay dadaan sa isang malinis at maayos na pamamaraan. Yan po si Attorney Van de la Cruz ng PPCRB. So, if COMELEC is ready for the big day, more so.
with PPCRB na siya pong isang COMELEC accredited non-partisan group. Isa pong grupo na walang kinikilingan, walang kinakampihan, parehas na labanan, parehas na pagtingin ang kanilang pinagkakaloob sa lahat ng mga kandidat. From the topmost to the lowest na pwesto na pagpipilian ngayon pong darating na halalan. Yan po ang PPCRB. At ang command post nito ay sa UST. Well, you could just imagine how busy the COMELEC machineries as well at ito pong non-partisan volunteer group na akreditado ng COMELEC on that day. At ang PPCRB ay mahaba pong panahon ang kanilang ipagkakaloob para po dito sa kanilang volunteer work na ito. Oh. Ang sabi ni Melito Rodelio Militante, galit na galit sa akin si Kupitan kasi ako di ko dinadala ang mayor niya. Paano naman namin iboboto ang nagpabaya sa mamamayan ng kasagsagan ng pandemya? Ayan, oh, yan ang sinasabi ko. Ah, eto na. Maaring hindi nyo naisip yung, yung magiging reaksyon ng inyong mga konstituwento. Lalong-lalo na yung mga ibinulsa. Lalong-lalo na yung mga kumita noong panahon ng pagkakaloob ng financial assistance doon sa ating mga kababayan. Ngayon, ito na ang ngalit ng mga tao. Pagkatapos, medyo kayo ay magagalit. Ito nga, binibida ni Camelito, nagagalit sa kanya. O sa kanila, yung kanilang barangay official dahil sa hindi nila dinadala yung kandidatong mayor ng barangay doon sa kanilang lugar. Eh meron kasing ipinakitang hindi dapat. Masisisi nyo ba yan? Yan ang mahirap eh. Nung panahon ng dapat na bigyan ng paglingap yung kanilang mga konstituwento, ang inatupag ay yung pagkita sa kanilang sarili, pagkita ng kanilang bulsa. Yun po ang nangyari. Na ito na ang reaksyon. Ngayon, nagtatampo, nagagalit daw yung barangay officials. Kasalanan ninyo eh. Dapat ibinulong ninyo kay Mayor. Mayor, huwag naman yung aking barangay. Parehas naman dapat. Hindi sana walang problemang tulad nito. Pero ibasto niyo mga rusa ng oras sa Pilipinas. Napakabilis ng oras. So, it's now 5 minutes bago po sumapit ang 11 in the morning. Ano po ang for lunch natin? Si Melito, binida niya na po na ang kanyang lunch ay pakbet. At ang kanyang hapunan ay crispy dinuguan. Hindi ko ba masarap yan? Okay. Sarap din yung pakbet, ano ho. Tapos eh, meron kang pritong bangus on the side. Napakasarap po niya. Pagkatapos eh, medyo magkakamay ka. Ayos na ayos ang takbo ng pangyayari pag ganyan. Now, mabalik po tayo dito sa non-partisan na group na ito na inaccredited ng COMELEC bilang kanilang katulong na non-partisan organization. Ito po isang Catholic man na grupo. Si Attorney Van de la Cruz na siya pong legal counsel ng PPCRB nananawagan sa ating mga kababayan doon sa ating mga matatapang at mga kababayan na iisang hangarin na maging malinis itong ating darating na halalan.
ayun, nag-react yung akin pong sister mula sa Dallas, Texas, USA. Ang sabi ni Presi, magluto na rin ito si Presi, Presi Estrada. Ang sabi niya, sarap, pakbet, at pritong isda. Well, nagkaroon ng idea si Presi. Palagay ko, pwedeng panghapunan yan, Pres, ha? Baka, Precious, malapit lang ba sa inyo yung Filipino grocery dyan para makabili ng bangus at ingredients para dito sa pakbet? Ha? Meron ba dyang bagong isda na gagamitin? Sarap yan. Sabi ni Melito, ngayon lang po sila nagbibigay ng ayudang bigas. Sabi po tuloy ng mga tao, bakit ngayon lang kayo namimigay ng ayuda? Yan pa ba ang budget ng ayuda na naipon ninyo lang na ginagamit sa panahon ng kampanyahan? Maniwala ka, oo. Ha? Ayun, yung katanungan ng mga taga Calamba, Laguna. Baka yan yung mga naipon na mga ayuda. Ha? Eh bakit napilitang ilabas? Yan ang katanungan. Dahil sa eleksyon. Oh. Now, mabalik tayo rito po sa panawagan ni PPCRB Legal Counsel Attorney Van De La Cruz. Kung meron po kayong hangarin na makatulong, we're inviting you, sabi niya. Gusto mong maging volunteer ng PPCRB, tumatanggap po kami niyan. Pakinggan natin si Attorney Van De La Cruz. Volunteer, gusto po ninyong mabantayan at masigurado ang tamang proseso ng ating demokrasya, ay maaari po sana kayong mag-volunteer sa PPCRB. Again, while it's connected with the Catholic Church, kami po ay tumatanggap ng volunteer sa ng kahit anuman pong reliyon. Okay. Maaari lamang po kayong pumunta sa aming website. You can go to joinppcrb.org or pwede rin po kayong pumunta sa pinakamalapit na parokya malapit sa inyo upang magtanong po kung paano po mag-volunteer. Okay, yan po mga gilog ng mga tagapakinig. So everything is seemingly ready for the May 9 elections. Handang-handa na rin ang makinarya ng PPCRB na isa pong accredited na grupo ng mga volunteers ng Commission on Elections for that big day for every Philippine. And before we close the program, uulitin ko, dapat po mga gilog ng mga tagapakinig, ang bawat isang Filipino will do its part, will do its share, his or her share, para may siguro ang isang malinis, walang dayaang halala. At para sa ating mga kababayan, review itong government platform, review the track record nitong mga nag-a-apply ng trabaho sa atin. Because whether we like it or not, tayo po ang employer nila. Tayo po ang maglalagay ng trabaho para sa kanila. Kaya dapat po nag-iisip tayo ng maigi. Kung sino sa kanila ang ating dapat na iluklok doon sa pwesto na kanilang ina-applyan. Remember, from presidency down to the lowest o itong city or municipal councilor. Bueno, wala na po tayong sapat na panahon, mga gilog ng mga tagapakinig. From all my sisters here and abroad, isa po ang kanilang prayer para po sa ating Panginoon. Ito po ay yung bless the whole world. Alright? Ayan. Ang sabi ni Melito, pahabol ho ito. Ha? Namimigay sila ng 1,000 pesos kada tao para maging leader ng mga dinadala nilang kandidato. Ang sabi ko kay Kupitan, doblehin ko 1,000 niya, bigyan ko siya ng 2,000. Gagawin ko siyang leader para sa kandidato ko. Ha? Ha 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 ha. Yan, magilo ko mga tagapakinig. God bless the whole world. Again, from my sisters, from the Philippines and other parts of this planet. And of course, ako po ang inyong lingkod, Sel Baysa, ng Digital Patrol, thanking Nash and Semanita for joining me again. And that includes you,
for being part and parcel of the show. Without you, I don't have any reason to be here at all. Maraming maraming salamat. Pantabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan ang buhay online sa pamamagitan ni Binibining JC Bautista. And tandaan po ninyo ho ang channel Broad Streamcast Communicators. Pakinig na po kayo rito, ipako na ang inyong panonood dito po sa channel o platform na ito. Bueno, Dios ti agnina. See you tomorrow, God willing. Iwasto niyo mga orasan ang oras ginap ng alas 11 ng umaga.